Kanina ka pa. Kanina ka pa. Sit dyan, Ramira. Nandito naman ako eh. Kala mo ba tulog pa ako? Gising na ako. Gising na po si Senyor Pacheco. Ngayong araw na ito, bumangon na po. Bangon na eh. Ito na nga. Nakapagkapine. Kaya kayo ba nakapagkapine, Senyora? 3 minutos na, ha? Makalipas na ka na 6 ng umaga. Ngayon po ay araw ng Martes. Baka nakakalimot kayo, araw po ng Martes ngayon. 11, baka kayo ma-onsehan, ha? Meron ng time pasok. At syempre, kahit na may bagyo tayo nakikita, pero tuloy pa rin ang ligaya natin sapagkat wala pa naman eh. Wala pang tuwiran na nandito yung bagyo. Pero may low pressure area po tayo, ha? May LOLPA. May LPA po tayo ngayong araw na ito ng Martes, 11 ng buwan ng Oktubre, taong 2022 pa rin, Senyora. At syempre, tuloy-tuloy pa rin tayo hanggang alas 7 ng umaga. Ito pa rin si Senyor Ray Pacheco ang inyong makakasama sa panatuntunan. Senyor Balita! At syempre, ang Senyor Balita, kapopulutan. Yan po yung binubuo ng ating paghahatid sa inyo ng mga Romero Peque, mga balita, Romero Peque report, Romero Peque mga issue, Romero Peque report mula sa mga kagapay natin ng mubo ng reportorial team ng DWIZ Radio at IZTV. At syempre, binabati na po natin ang lahat ng ating mga amigos at mga amigas sa buong Islas de Pilipinas at yung ating mga katropa, ha, sa mga amigo at mga amiga natin sa buong Islas de Pilipinas na yung bag na bigat. Kada kayo amin, maayong buntag, maayong aga, marhay na aga sa Indugo Boss. Buenos dias, mga katropa. Good morning, katropa peeps. At magandang umaga sa inyong lahat. Senyor Balita! At syempre sa mga amigo at mga abiga natin sa iba't ibang panig ng daigdig, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng El Mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. At syempre magandang hating gabi, magandang madaling araw, magandang merienda. Ayan, sa inyo pong lahat dyan, sa mga kababayan natin, sa mga amigo at mga amigas natin sa iba't ibang panig ng mundo. 5 minutos na, baka tayo nalilibang, may mga appointment, yung mga may ultramats, yung mga nasa gitna ng kalye, ingat lang, 5 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Entra! Arriba ang mga balita! Minuto, Senyora, makalipas sa kanila 6 ng umaga, isa ng ganap na bagyo. Ayan na, may bagyo na naman tayo. Ang low pressure area o LPA na namataan po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy na binabantayan na po yan ng ating pag-asa. At uling namataan ang Tropical Depression, may pangalan na po, Maymay. Ayan, si Maymay na, ha? Pangilan na, si Maymay. Pangilan na yan. Ilan na lang? Letter M na tayo, ha? Alas 5 po kaninang umaga yan, ha? Sa layong alas 300 kilometers, silang ang bagi ng kasiguran Aurora na may lakas na hanging aabot sa 45 kilometers per hour. At pabugsong aabot naman sa 55 kilometers per hour. At kumikilos ang bagyo patungong Timog Kanluran sa bilis na 10 kilometro per bawat oras yan, ha? At posibleng magtungo sa ng pahilaga, hilagang kanluran ng Philippine Sea sa susunod na 12 oras. Nakataas po ang signal number 1 sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija at extreme northern portion ng Quezon, kabilang na ang General Nacar at Infanta, kasama na ang Pulilio Island. Asahan naman ang pagulan sa ilagang bahagi ng Luzon, kabilang na po ang Cagayan, Isabela, Apayao, Batanes, Ilocos Norte, Aurora at Kalinga. Samantala, binabantayan naman ng pag-asa ang isa pa. Merong pag-isa. Kaya talaga sabi ko sa iyo, kukumpletuhin ang abakada eh. Kukumpletuhin po ang abakada o mabubuo po 20 bagyo kada isang taon dito sa Islas de Pilipinas, Senyora. Ayan, at binabantayan na po ang isa pang LPA na namataan po naman sa labas ng Philippine Area of Responsibility, kung saan sakaling pumasok ito ng bansa. Ang tawag dyan ay si Bagyong. Kita nyo talagang may coming soon na kagad eh. Nandyan pa ng si ano, nandyan pa ng ho itong si Maymay. Inaabangan na natin si Neneng. Ha? Inaabangan na ni si Neneng. Naku, patuloy naman nagpapaalala sa publiko ang pag-asa, panatilihin ang pagdadala ng payong at iba pang mga panangga. Sa biglang pagwuhos ng ulan at matinding sikat ng araw. Senyor Balita!
8 minuto, senyora, magalipas ang alas 6 ng umaga. Nanguna ang Pilipinas sa mga bansa sa buong mundo na pinakatalaga mapanganib tuwing mayroong sakuna. Ayan ha, isipin nyo. At batay sa tala ng World Risk Index o WRI, nakakuha ng 46.82 puntos ang Pilipinas. Ah, ganon. Oo, para malamangan ha, nakalamang tayo. Diyan lang tayo nakakalamang sa sakuna. Ha? Nang 193 bansa na kulang ang kakayahang maghanda tuwing mayroong sakuna. Tayo yon, tayo po, ang Pilipinas yan. At sumunod po ang sa Pilipinas sa tala, ang India na nakakuha ng 42.31 at Indonesia naman may 41.46. Ha? Ang Pilipinas po pinakahalos mataas eh. Nakakuha niya 46.82 para malamangan. Isipin nyo, nilamangan natin ilang bansa yan. Ang husay natin, ano? Ang husay natin, Engineer Benir, nalamangan natin 193 bansa na pinaka matindi, ibig sabihin pinaka world risk, pinaka matindi ang kasakuna, ha? At sumunod po ang sa Pilipinas, yun nga po, India at saka Indonesia. Ang Amerika ang nanguna sa kontinente pinakadelikado tuwing may sakuna din, at sinundan ng Asia at Africa. At bilang reaksyon naman sa datos, sinabi ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na aral sa kanila ang tala para mapabuti naman, talaga naman, yung tala na yan, dapat natin pag-ingat at pagbutihin at pag-igihan ang pagtugon tuwing mayroon tayong kalamidad. Senyor Balita! 10 minuto, senyora, makalipas ang alas 6 ng umaga. Sa patuloy pa rin pag-atid namin sa inyo ng ating mga rumerepeking mga issue, rumerepeking mga balita. Siyempre, ang ating umaarangkada at siyempre, ang ating umaaribang balita ngayong araw na ito ng Martes, 11 ng buwan ng Oktubre. Samantala, imbestigan po ng isang grupo mula sa Dumagat Tribe yung nangyaring diarrhea outbreak ng Sarizal at Quezon Province matapos po yung pananalasa ng bagyong Karding. Sisipin mo, hindi pa natatapos si Karding, nag-iwan pa rin ng outbreak. Ayon po sa tagapagsalita ng Network of Opposed to Kaliwa Kanan, ang Liban Dams na si Kakay Tolentino, posibleng kontaminado daw po ang tubig sa Agos River, bunsod ng konstruksyon sa mga dam sa Sierra Madre. Nako, talaga din naman. Anya, ito ang unang pagkakataon na nakaranas sila ng diarrhea outbreak sa dami ng malalakas na bagyong tumawa sa kanilang lugar. Nanawagan po si Tolentino sa mga ahensya ng gobyerno na payagan silang magsagawa ng medical investigation para malaman ang totoong dahilan ng outbreak. Samantala, naninindigan po ang mga katutubong dumagat sa na hindi sila aalis. Hindi po sila aalis sa kanilang lugar sa gitna ng patuloy na pagpapatayo ng mga dam na yan. Ha? At tinutuloy pa rin. Ha? At sa kasalukuyan, 6 na ang nasawi sa diarrhea habang 10 pa ang ginagamot sa iba't ibang ospital. Senyor Balita! Bagyang bumaba po ang palitan ng piso natin, senyora. Aba, mabuti naman, ha? Medyo bumaba ng konti, ha? Yung palitan ng piso sa kalakalan sa merkado nitong Lunes, natapyasan ng 8 sentimos ang halaga ng piso para magsara sa panibagong all-time low na 59 pesos. Mababa talaga. Mababa pa rin kahit na sabihin mo pang bagyang bumaba. Mababa yung 59 pesos na yan, senyora. Ito na po ang ikatlong araw na talagang sumadsad sa 59 ang piso natin laban po sa dolyar na kaparehas na naitala noong Lunes, October 3. At naganap ang panibagong paghina ng piso laban sa dolyar matapos po magpatupad ulit ang Federal Reserve America ng pagtaas sa kanilang policy rates ng 75 basis points na tinatawag, kung kaya't na medyo naepektuhan ng malaki ang ating pagsadsad dito sa halaga ng ating piso. 12 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga. Senyor Balita!
May report tayo. May report tayo tatanggapin. Magbubula sa aming kasamang si Patrol 45. Sadali-sadali lang po. Sadali-sadali lang. Yung airport authority nag-iimbestiga na kung sino yung taxi driver na naningil ng sobra sa 17 K-pop singer na si Joshua Jisoo Hong. Alamin nga natin ang detalye niyan. Z Patrol Report. Patrol 45, may report tungkol dyan sa bagay na yan. Raul Esperas. Raul, go ahead. Pinaiimbestigahan na ng Manila International Airport Authority ang napaulat at nag-viral na reklamo ng Korean pop singer ng 17 na Korean pop na si Joshua Jisoo Hong. Si Hong ay dumating noong unang linggo ng Setyembre o isang buwan na nauna sa grupo ng K-pop 17 Korean group at ito ay dumating sa bansa kasama ang kanyang magulang o kanyang ina. Subalit siya, sangayon sa kanyang viral na post, ay naging biktima ng pag-overcharge ng taxi nang siya ay sumakay sa paliparan. At sa kanyang post ay lumalabas na in-overcharge siya ng mayigit sa 1,000 piso at sobra sa regular na singil ng isang taxi. Sang-ayon kay Consuelo Bungag, ang tagapagsalita ng Manila International Airport Authority, nakikipag-ugnayan na sila sa Bureau of Immigration upang malaman kung ano ang airline na sinakyan at malaman din ang oras at matrace kung anong taxi ang kanyang ginamit, na kung ito ba'y accredited o regular taxi na white taxi na sinasakyan ng mga pasaherong dumarating. Kaya po man, pinaimbestigahan na ng Manila International Airport Authority at kung malaman kung sino ang driver na naningil ng sobra sa Korean pop singer ng 17 K-pop group, ay kanila itong ipaghaharap ng kaukulang demanda sa LTFRB at malamang matanggalan ng kanyang lisensya sa pamamagitan naman ng Land Transportation Office. Raul Esperas, Patrol 45, nag-uulat sa Impilometo de la Paz, DWIC. Senyor Balita! Maraming salamat sa ang ating kasamang si Raul Esperas. Nagandit sa ating orasan, 15 minutos. Makalipas ang alas 6 ng umaga, senyora. Ito pa rin ang palatuntunang Senyor Balita! Andali ng oras, senyora. Andali ng oras. 17 minutos na po, makalipas ang alas 6 ng umaga. Nakapag-almusal ba? Yung mga dapat mag-almusal dyan, nakapag-kapina. Ayan, at kailangan na po, senyora, yung ating mga eskwela, yung ating mga estudyante, yung ating mga mag-aaral, at syempre yung mga katropa pips natin, yung mga katropa nating mga father de pamilya, baka mahuli kayo sa trabaho. Yung mga may appointments ngayong araw na ito ng Martes, sa 11 ng buwan ng Oktubre, at sabahan po ninyo kami hanggang alas 7 ng umaga at 18 minutos na po makalipas ang alas 6 ng umaga. Sa patuloy pa rin pag-atid namin sa inyo ng umaaribang mga balita. Senyor Balita! Epektibo po ngayong araw na ito ang pagmamahal sa presyo ng produktong petrolyo. Baktay ka riha! Hindi bali, nagmamahal naman. Ayon sa ilang kumpanya na langis, haabot po sa 6 na piso at 85 centimos ang ipatutupad sa kada litro ng diesel, habang maglalaro naman sa piso at 20 centimos hanggang 3 piso at 50 centimos ang kada litro ng gasolina at kerosene. Talagang kalamayin nyo ang loob nyo, senyora. Una nang nagpatupad ang ilang kumpanya ng langis, kaninang alas 12 na po yan ng madaling araw, habang nagpatupad naman ng kaparehong presyo kaninang alas 6 ng umaga ang Shell Philippines na susundan ng clean fuel mamaya pong alas 8 ng umaga. Ayon po kay Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, ang dahilan ng pagtaas daw po ng presyo ng produktong petrolyo, yung pasya po ng OPEC. May magagawa ba tayo sa OPEC? Ha? May magagawa ba tayo, Engineer Benel? Wala. Pag nagpasya yan, wala tayong magagawa. Plus, coalition, pati pa coalition nila, yung mga kasama nila, nabawasan po ang oil production ng 2 milyong bariles. Ang dami niyan, ha? Bilang suporta sa bumababang presyo kasi ng langis dahil sa agresibong pagpapatupad ng US sa kanilang interest rate hike.
Kaya abangan nyo na. Yung taas presyo, aarangkada din senyora. Umarangkada ang presyo ng gasolina, ang nangis na din, aarangkada lalo ang taas presyo ng ating mga pangunahing mga bilihin. Yan po ang antabayanan natin at malamang lang kung tutusin, asahan na ho natin na tayo po ay makakaranas ang Islas de Pilipinas ng tradisyonal na Paskong Tuyo. Payagan nyo din, Paskong Tuyo. Alam nyo naman, naitala na yung pinakamataas na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. At sa ngayon po ay sa kabila ng mabilis na taas na presyo, umaasa pa rin tayo na hindi naman tayo makakaranas sana ng Paskong Tuyo. Itong tradisyonal na Paskong Tuyo. Pero kung makikita natin, tingnan natin kung paano ma-overcome. Sabi na, habang may buhay, may pag-aasa. Caring-caring yan, senyor. Senyora, caring-caring daw yan. 20 minutos, baka di pa sa kanan 6 ng umaga. Senyor Balita! Ayan, dahil sa pagtaas ng presyo o pagmamahal ng presyo ng ating mga nitong ating mga petroleum products, problemado na naman ang ilang mga jeepney driver natin at operator sa mahigit na 6 na pisong dagdag singil sa presyo po ng produktong petrolyo. Domino effect yan Talaga ano magagawa natin. At sa pag-iikot po ng DWIZ sa Marikina at dyan po sa Cubao, Quezon City kagabi, nagkukumahog na po ang ilang mga chipper sa ilang gasolinahan para magpa-full tank na ninyo. I-full tank niya ninyo. Full tank doon, full tank dito, full tank na nila. Ayan, pinul tank nila doon, pinul tank nila dito, at pinul tank na nilang lahat. Ayan. Ayon po sa mga driver, mas mainam ito para maiwasan daw po yung mataas na singil ng ilang kumpanya ng lagis. At iginit ng ilang driver at operators na karamihan po sa kanila hindi pa nakakakuha ng panibagong fare matrix. Yun ang masakit dyan. Hanggang ngayon, wala pa yung fare matrix dahil hindi pa rin sila nakakasingil doon sa mataas na bayad yung pamasahe natin. O yung taripan daw kasi hindi pa rin nila nakukuha mula po sa LTFRB. Ano ba naman yan? Kaya malaking pasanin pa rin para sa kanila yung panibagong taas ng presyo ng petrolyo. Aminado po ang ating mga chuper na magiging mabigat at malaking halaga na naman at pasakit at tradisyonal na pasang krus daw nila para sa kanilang taas singil sa langis, lalo na sa mga driver na hindi pa maaaring magtaas ng pamasahe dahil hindi pa rin sila nakakakuha ng taripa, senyora. Kaya kulang pa rin po ang binibigay ng budget ng ating senyor na chuper ng pampublikong sasakyan. Parsesya na kayo, senyora. Yung senyora de palengke ko, ang mga senyora de kusina, yung senyora de kusina ko, senyora de labada, pasensya na kayo, ha? Hindi makapagbibigay ng magandang entrega yung ating senyor padre de chupera ng mga pampublikong sasakyan dahil dyan. Ang daming problema ang kinakarap. Mamaya baka panayam natin sila. Baka humalaman pa rin natin kung anong dapat gawin at baka may magagawa pa kahit pa paano ang ating mga kinaukulan. 22 minutos, baka di pa sa kada 6 ng umaga. Senyor Balita! Meron tayong report na tatanggapin pa rin mula kay Patrol 19. Sandali po lamang. DWIZ Patrol Report. Yung malaking bilang ng bakanteng posisyon sa ahensyang naka-attach dyan po sa Office of the Press Secretary o yung OPS ay pinuno na po sa budget hearing. Ano nga natin ang detalye ng balitang yan mula kay Patrol 19, Shelly Ortega Bueno. Shelly? Napula sa pagdinig ng 2023 budget ng Office of the Press Secretary ang malaking bilang ng mga unfilled personnel o bakanteng posisyon sa mga attached agencies nito. Sa deliberasyon para sa 1.16 billion pesos na budget ng OPS at mga attached agency nito sa susunod na taon, tinukoy ni Senator Jay Versito na 1,220 ang kabuuang non-permanent position ng ahensya. Nakita sa pagdinig na pinakamalaking bilang na bakanteng posisyon ay nasa PTB4. Paliwanag ni OPS Broadcast Media Services Undersecretary Rowena Reformina, naging malaking problema ang 2015 table of organization sa dami ng unfilled position sa government station dahil hindi ito akma sa uri ng kumpanya na mayroon ang PTB4. Ngayon anya inaayos nila ang bagong table of organization kung saan ito'y tailored fit na ito sa pangailangan ng mga empleyado, partikular sa promotion at sweldo. Samantalang mapila naman si OPS OIC Undersecretary Cheloy
o Cheloy Garafil na sa nakalipas na tatlong budget ay walang capital outlay ang ahensya kaya wala rin nangyaring improvement sa mga pasilidad ng OPS lalo na sa government TV station. Hiniling ng OPS na maibalik ang tinapyas na 2.036 billion pesos na pondo para matugunan ang pangailangan ng ahensya at mga attached agencies nito. Ito si Patrol 19, Celly Ortega Bueno, nuglit sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Senyor Balita! Maraming salamat, Celly Ortega Bueno. Naghatid sa ating orasan 25 minutos na po. Makalipas ang alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Sa patuloy pa rin pag-atid namin sa inyo ng mga umaariba at umaalingaw-ngaw na mga balita. Isa ng ganap na batas ang Subscriber Identity Module o yung SIM Card Registration Act. Matapos pong lagda ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ito kahapon. Mabuti naman. At ika nga eh, yung SIM card na yan, goodbye na. Goodbye na po yung mga scammers natin, ha? Goodbye na ang mga scammers. Sana naman, totoo yan. At layunin ng Republic Act na 11934 sa kaunanang nanagdaang batas sa ilalim po ng Marcos Administration na habuli at pananagutin ang mga gumagamit ng SIM card upang makapanloko sa pamamagitan ng cellphone. At sa kanyang talumpati, pinahayag po ng Pangulong Marcos ang bagong batas ang epektibong paraan upang matigil na po ang pagkalat ng spam, text messages at scam o panloloko ng mga kriminal. Malaking tulong din niya ito sa mga otoridad para malutas agad ang mga krimeng may kinalaman sa paggamit ng SIM card at malaking bagay para mapigil ang paggawa ng mga labag sa batas. Alinsunod po sa ilalim ng RA 11934, inatasan po ang lahat ng telecommunication company at direct sellers na obligahin ang kanilang customers na magpakita ng valid identification document na magpapatunay ng kanilang identity. Senyor Balita! Kaya sa ilalim po ng SIM Card Registration Act, obligado po ngayon ng publiko, senyora, na may cellphone at gumagamit ng SIM card na magparehistro. At sino mang hindi magre-rehistro sa itinagdang panahon ay automatikong madideactivate po ang SIM card nila. Ayan. Kaya sa pamamagitan nito, umaasa po tayo na matitigil na yung mga panloloko, lalo po ngayong itong traditional na holiday season natin. Diyan po yan nagiging laganap, yung mga panloloko, yung spam at scam messages. At matapos na po sana ang maliligayang araw ninyong mga scammers. At batid natin kung gaano po kalawak ang pemerwisyo ng mga scammers at habang tumatagal, tumitindi-tindi po yung talagang kanilang panloloko. At ngayon, sa pamamagitan nitong SIM card registration, sana po ay mapigilan na o mabawasan na po ang krimen na yan, senyora. At kaugnay nito, huwag din naman sanang malagay sa alanganin ng publiko at mapanatili sana ang confidential na pagkakakilanlan ng mga nagmamay-ari ng SIM card. Maliban na lamang kung may utos ang korte na makuha at isiwalat ang pangalan ng nagmamay-ari nito o may hiling yung ating mga otoridad na ito'y mabunyag dahil sa mga insidenteng ginamit ang SIM card sa illegal o krimen. Ito po ngayon ang kauna-unahang panukalan na naisabatas ng Administrasyong Ramos. Marcos, si BBM na masasabing napapanahon na talaga dahil sa mga nangyaring illegal na gawain. Kaya po, irehistro na ang SIM card para tuluyan nating masugpo ang talamak na panlulokong ito. Senyor Balita! Nananawagan din sa gobyerno yung mga telecommunication firms, ha? Napabilisin na po yung pagpapalabas ng National Identification System din sa ating bansa. Ito po yung reaksyon matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ito pong SIM Registration Act bilang ganap na batas. Ayon po kay Globe General Counsel Froilan Castelo, bagaman handa at suportado nila ang gobyerno sa pagbalangkas ng implementing rules and regulations ng bagong batas, hindi pa rin ito sapat para payagang magsubiti ng anumang anyo ng pagkakakinilan na madaling mapeke yung mga users.
Tanging solusyong nakikita ni Castelo ang National ID System na magiging katuwang ng passport system bilang patunay ng pagkakakilanlan ng isang individual. At bukod kay Castelo, ganito rin ang panawagan ni Dito Telecommunity Corporation Chief Technology Officer Rodolfo Santiago, lalo't maraming panahon ang kailangan upang gumawa ng bagong database na pag-iipunan ng biometrics data. Senyor Balita! Tuloy pa rin kayo sumusubaybay sa pag-aatid namin sa inyo ng mga rumerepeke at umaariba nating mga balita. Ngayong araw na ito ng Martes, 11 ng buwan ng Oktubre, si Senyor Ray Pacheco magbabalik po pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. At siyempre, huwag ko kayong aalis dyan. Manatili lang kayo nandyan para magatid pa rin kami sa inyo ng mga balita at mga issue ngayong araw na ito ng Martes. Philippine Standard Time, 30 minutos, makalipas ang alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Senyor Balita! 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 Andalay, andalay, andalay ng oras, Senyora. 33 minutos na po, baka di pa sa ang alas 6 ng umaga. Si Senyor Ray Pacheco pa rin po ang inyong kaboka-boka, kabeso-beso, kachika-chika hanggang alas 7 ng umaga. At siyempre, marami pong salamat sa lahat na patuloy pa rin nakatutok sa ating panatuntunan. Ngayong araw na ito ng Martes, marami pong salamat kay, kaila Senyor William Dalupang, Michael Katindig, yung ating pong mga katropa, sina Michael Katindig na Senyor Luciano, Senyor Saldi Vergara ng Shorthorn, ayan. At siyempre, si Tita Lynn, na ayan, Tita Lynn na Hugo, maraming salamat, Tita Lynn. At ganun din si Manang Denim, parang Papang Loreto de la Cruz at Mami Rose. Saan pa si Mami Rose, ha? Ayan, para dyan po naman sila Papang Loreto, Manang Denim, dyan po sa Quezon City. Ganun din po si Tatay Pedroso, Boy Pedroso ng Payatas. Ayan, ayan, ha? At siyempre, binabati din natin, hindi natin nakakalimutan si Buboy Flores, dyan po sa Land Bank. At ganun din po si Hans Flores, ang si engineer yan, Engineer Hans. Maraming salamat sa patuloy na pagtutok mo. Ingat sa pagbibiyahe, ha? Sa gitna ng kalye ngayong araw na ito. At siyempre, binabati rin natin yung mga De La Cruz family at ganun din ang Mercado family dyan po sa Malhakan, may Kawayan, at kasama po si Mami Rose at Kiko. Ayan, maraming salamat. Salvacion Ulusta, good morning! Ramon Abadillo, magandang umaga! Catherine Labarete, ayan, at Nelson Malinaw ng Virginia, USA. Yan ang mga regular natin, eh. Hindi nawawala yan. Gary Ramos, maraming salamat. Annette Allegri D, Mommy Nite, Ramon Abadillo, ayan, nabanggit na namin, ha. Isel Ben Ann Borja, Raul Mapanaw, Susan Ironimo, Hamon Arnel, Tizen Roman, ayan, maraming salamat, ha. Muchas gracias, at siyempre dun sa mga taga Virginia, dun sa mga taga Perth, Australia, magandang umaga, buenos dias sa inyo lahat dyan, pareho tayo ng oras, yan mga Caspillo family. 35 minutos, makalipas po ang alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Tuloy na tayo, Senyora. At siyempre, pinag-uusapan nun natin ang pagtaas. Yung pagiging epektibo ngayon ng malaki ang taas singil sa ating presyo. Yung pagmamahal po ng presyo ng ating produktong petrolyo ngayong araw na ito. Siyempre, malaking dagok na naman ito sa balikat ng ating mga jeepney at sa ating mga pampasaherong mga pampublikong pasasakyan. Ayan. Siyempre, partikular na po ang mga jeepney. At nasa linya na po natin ngayon si Ginong Ricardo Boy Rebano ng FedUDAP. Ayan. Magandang umaga po, Kaboy. Magandang umaga. Ay, magandang umaga po, Senyor Ray Pacheco. Ganun din po sa mga tigasubaybay mo ngayon. Medyo problemado tayo ngayon siguro dahil hindi ho pababa ang presyo ng langis. Nung dati ho pababa, pero medyo nagbigay ng hudyat itong mabigat, ang nagdidikta na ngayon yung OPEC. May magagawa ba tayo sa OPEC na nagbawas sila ng oil production ng 2 milyong bariles. Siyempre, mamahal po dahil bumababa daw ang presyo, dahil madami. Ngayon, binawasan nila para tumaas. At tayong epektado niyan na wala naman tayong langis dito sa Pilipinas. At problemado ang ating mga jeepney operators at mga drivers. Yan po ang problema natin. Kamusta na po yung may bibigay bang ayuda? Ang balita ko wala . Yung ayuda po. Fuel subsidy, meron daw bang ibibigay?
wala po kong nababalitaan na pinopronounce ang ating pamahalaan regarding po dito sa fuel subsidy. Kaya nga lang, sa ngayon po, tama nga po yung sinasabi nyo na talagang magsasuffer po kami ng gusto dito sa pangyayaring 6.85 pesos ang itataas ng mga petrol, ng diesel. Na opo, yan po, ngayong araw na ito. Ngayong araw na ito yan, ha? Kaboy. Ating public transport, yung krudo, kaya talaga pong nakakalungkot. Hindi namin alam kung kami po kaya pang makasurvive sa kasalukuyang presyo ng petroleum product. Opo. Napakinabangan nyo na ba yung inaprubahan ng LTFRB na pagtaas ng singil sa pamasahe sa mga pasahero? O hanggang ngayon may mga ilang pa rin tayong mga drivers o operators na hindi nakikinabang dito sa pagtaas ng presyo ng pamasahisan natin dahil dun sa problema sa Matrix? Eh, sa kasalukuyan po, hindi po namin talaga naramdaman yung ibinigay na pisong taas pasahe sa amin ng gobyerno. Inaramdaman po namin yung presyo po ng per metric na hanggang sa kasalukuyan po, marami pa po talagang hindi kumukuha dahil hindi po nila alam kung paano po sila makakasurvive at saan po nila hubutin yung perang ipambabayad namin na per metric. Pero sinasabi ko naman po, nagsisikap naman po ang mga operator driver para po makakuha ng per metrics as ba, para din naman po makapaningil kami ng dagdag piso na yan. Pero kung tatanong ninyo kung naramdaman namin, hindi po namin naramdaman dahil nga sa taas pa rin po ng presyo ng petroleum product. Tapos ngayon na naman po, 685 yung idadagdag. Mm-hmm. Kaya talagang nakakalungkot po talaga yung pangyayari sa amin sa ngayon. Opo, wala po ba kayong planong lumiham sa ating LTFRB o whatever na dapat naman baka naman makahingi tayo ng konting alalay at ayuda. Dahil itong ang metrics mukhang agarin po. Ilang prosyento na ho ba ang nakakuha ng metrics o ilan lang ho ba magmula ng ipairanan nito metrics, ilang porsyento lang sa mga pampublikong sasakyan natin ang nakikinabang ngayon sa tinatawag nating dagdag singil sa presyo sa ating pamasahe? Sa kasalukuyan po, nasa 50% pa lang po yung pinag-uusapan po natin dito. Yung sa ano po, ayon sa PEDUDAP po yung pinag-uusapan natin. Opo, PEDUDAP pa lang yan. Marami naman, opo, PEDUDAP lang po. Kaya yung iba naman po, sinisikap nila ang makakumpleto ng kanilang pera para naman po makapunta sila dyan sa LTFRB at makapag-apply ng per metrics. Pero hanggat hindi po sila nakakakuha ng per metrics, hindi po sila naniningil kung anumang taas pa sa binigay ng ating gobyerno. Kung tatanungin niyo naman po kung kami ba hihiling pa dyan sa LTFRB ng dagdag pasahe, nag-pronounce na po kagabi yung ating bagong nanunungkulan ng LTFRB chairperson na sa loob ng 6 na buwan, imposible po talagang mangyari yung pagdadagdag uli ng pamasahe sa public transport. Kaya po yan, hindi namin alam kung saan kami darat pupunta at para ipaalam sa kanila na ganito po yung problema namin sa ground na nagsasuffer po kami ng gusto. Sa kabila ng tuloy-tuloy dati, 3 beses, 4 beses nagbaba ng presyo ng petroleum product, kaya nga lang po, 1 bit lang ngayon, nakakuli kami. Okay. Nakaranas po tayo ng ilang pagbaba, pero ngayon naman, bulto naman ang taas. Paano yun? Kaya nga po, yun nga, kumbaga, isang laki pansing inabot namin. Dahan-dahan kaming tumatayo, ngayon, paano naman huli kami? Napakabigat din, ano? Maganda sana yung pagbaba, kaya lang utay-utay yung pagbaba. Pero nung bumawi ng itaas, bulto naman. Wala rin. Tama po. Wala akong naging saysay. Kaya nalulungkot kami, nararamdaman namin, parang ichinuchubibo kami sa presyo ng petroleum product. Ibababa ng konti, tataas ng malaki, Aba. Yan po yung nagiging pakiramdam namin dito sa ground. Opo. Na parang na kami po yung nasahanay ng transport na sinasabi ka nila backbones ng economy ng Pilipinas. Mm-hmm. Pero anong dinaranas namin ngayon? Parusa hanggang sa kasalukuyan, pinarurusahan po kami dahil sa patuloy na presyo ng petroleum product na pagbulusok. Sana naman po mag-isip po yung ating pamahalaan, lalo-lalo na po yung bago nanunungkulan, na tulungan po, tignan po itong sektor namin na sana naman po makaagapay kami. Galing po kami sa DAPA ngayon, patayo na kami, DAPA na naman uli kami. Hindi po namin alam kung hanggang kailan po kami magsasuffer ng ganito. Opo. So, kung ganun, sa inyong lang panig, sa inyong hanay, 50% lang ang nakikinabang pa doon sa tinatawag nating fare increase para po sa pamasahe.
50% pa lang. Pagkatapos, bigla kayong dinaganan nitong pagtaas ng presyo ng langis. Opo. Para bang ang nangyari, yung ibinigay na pribileyo sa atin ng pagtaas ng sigil sa presyo ng ano, na sa pamamasahe, parang nabaliwala. Ganun ba yun? Tama po. Baliwala po. Hindi, sabi nga po kanina, Sr. Ray, hindi ho namin naramdaman yung piso naman yan. Meron pa nga ho ng bubuli sa amin, nating mga kababayan din, na bakit daw kami hiling ng taas ng pamasahe. Ang naiintindihan ko po, dahil kami ho nagsasaturday naman eh. Aba. Oras na humiling kami, automatic po yan, kaming mga gumagamit ng public transport, nahihirapan din dahil magbabayad din po kami. Kaya ayaw po talaga namin. Kaya nga lang, ano ang gagawin namin? Kung mawawala po itong mga public transport driver natin, sino pa yung magsiservisyo sa ating nangangailangan ng public transport ng mga kababayan? Kaya tinararating po natin sa pamahalaan kung ano bang po sana ang posibleng maging win-win solution, gawin na po nila. Immediate action po yung kinakailangan dito. Hindi po ito kinakailangan dito makiramdam pa dahil matagal na po talaga nagsasuffer itong transport sector. Okay. Na pag sinabi niyong win-win solution, meron bang idea ang panig ng ating mga pampublikong sasakyan? Ang ating mga bumubuo ng ating pampublikong sasakyan? Ito nga po, yung win-win ninyo? Solution na po. Opo, nakikita po namin dito, suspension, immediate suspension of excise tax. Hindi po namin hinihingi 100% na may suspend. At least 50%. Para naman po yung public private consumer ng petroleum product, mag-benefits naman po. Okay. Kasi kung dadaanin po natin dito sa subsidy naman, oil subsidy, malibandang sana kung ginawa ho dati ng dating Pangulong Ferdinand Marcos, every time natataas yung petroleum product sa international market, pagdating dito sa Pilipinas, nagkakaroon po ng subsidy yung gobyerno, kaya hindi ho talaga nagsasuffer in transport. Okay. So, yan po ang inyong igigit ngayon, yung suspension ng excise tax, mga 50%. Kesa po sa fuel subsidy, kung hindi naman talaga mabibigyan tayo ng fuel subsidy. Gano'n ba, Kaboy? Tama po, kasi yung sa fuel subsidy, marami naman po talagang hindi nakakatanggap. Alam po naman natin siguro dyan at naririnig natin kung ano yung pangunahing problema. Tinigil po nila yung pagkakaroon ng transfer of ownership. Mm-hmm. Sino ngayon magbe-benefit? Yung mga patay ng mga dating operator? Kawawa naman po kami. Sana ho, kung ano man po yung hawak na dokumento at tutungo po tayo dun sa oil subsidy, sana man po tanggapin nila kung ano man po yung nilalahad ng mga bagong operator na dokumento, deed of sales. Hindi yung kinakailangan, pahirapan pa tayo. Mm-hmm. Pag-aangin po sana yung mga requirements kung dun po tayo patungo sa oil subsidy. Pero kung sa excise tax, matagal po ito eh, kasi dadaan pa po ito sa Senado. Marami pong pagdadaanan po bago po mabago yung batas na ito. Okay. Kaya immediate action po yung subsidy po talaga. Okay. Maliwanag po yun, mga Kaboy, at nasaan po natin na makakarating sa kinaukulan, lalong-lalo na kung nakikinig sa atin ngayon ang tanggapan ni Secretary Bautista ng Department of Transportation para dito sa inyong mga karaingan, Kaboy. Opo, maraming salamat po. Ito po naman si Secretary Bautista ng DOTR. Naiintindihan po yung kalagayan namin, kaya nga lamang po siguro wala din sa magawa. Kaya doon po tayo papanig doon sa mas mataas kay Secretary, doon po sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Na alam naman po niya kung paano po sinusolusyonan ng ama niya yung problema kapag dumarating po ganito. Ang ganitong pagkakataon. Okay. Maraming salamat, Kaboy, sa pagbibigay damo sa aming panatuntunan. Maraming salamat. Maraming salamat po, Sr. Ray Pacheco. Thank you very much po. Ingat po kayo. Mabuhay po kayo. Okay, si Ricardo Boy Rebano, ang Pangulo po ng FEDJODAP. Nagatid sa ating orasan, 45 minutos, makalipas ang alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Balita! Senyor Balita! 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 Andale po ng oras, 47 minutos na, senyora. Makalipas po ng alas 6 ng umaga para po sa lahat ng ating mga senyora na malakas kumain. Nako, malakas daw kumain pero kulang po sa nutrisyon. Baka malakas kumain pero kulang pa rin sa nutrisyon. Kulang kasi ang sustansya na nakukuha ninyo sa inyong kinakain. Posible yan. At kapag mahina ang inyong nutrisyon, sa katagalan, yan po ay ang ilan sa nagiging problema natin, mahinang immune system. Kaya madali yung kapitan ng sakit at anemia o yung pagiging anemic
problema sa puso at mataas na blood sugar. Ano ang solusyon, Joanna? Ano solusyon? Ayan, yung pong mag-Genesis Spirulina kayo. Ayan, senyora, Genesis Spirulina. Genesis Spirulina, yan po ay 100% organic at gawa po yan sa high quality blue-green algae. Taglay po yung natural vitamins, minerals, at antioxidants. Ayon po sa research, isang gramo ng spirulina ay katumbas po yan ng sustansya ng isang kilo ng pinaghalong gulay at prutas. Kumpleto ang nutrisyon po yan para di kayo basta-basta tatablan ng anumang sakit. Genesis Spirulina, available po online. Mag-text po lamang sa 0977-688-5730. Ulitin po namin, 0977-688-5730. Genesis Spirulina. 48 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga. Señor Balita! Yung sigil po sa kuryente, sabi nga nila mas mataas matapos po yung pagharang ng ERC sa hiling po ng SMC. Nagpahig po kasi ng kalungkutan itong SMC Global Power sa decision po ng Energy Regulatory Commission kumakailan na hindi pagbigyan yung hiling nito na ng Meralco na magkaroon ng 6 na buwang pagluluwag sa mga power supply agreement. At ayon po sa SMC, Global Power, ang kasunduan nila ng Meralco na nilagdaan noong 2019 ang isa na lamang sa mga natitirang fixed rate agreements. At ito po ang dahilan kung bakit napapanatiling mababa yung ating presyo ng kuryente ng Metro Manila kumpara po sa ibang probinsya ng bansa. Sa dissenting opinion na nakapaloob po sa desisyon, paunahin ng sa naging dahilan ng SMC ay ang paghiling sa ng panandiliang taas sigil ay ang epekto ng napagtaas ng presyo ng nito pong panggatong yung coal sa pandaigdigang pamilihan na mula po sa $60 to $65 kada metriko tonelada noong 2019 na umaabot po na ngayon sa halagang $400 kada metriko tonelada, senyora. At ayon po na rin sa nasabing dissenting opinion, makikita na mas makabubuti po sa mga consumer na katiga ng petisyon ng SMC at Meralco dahil lalabas na mas mababa po pala ito kumpara sa ibang senaryo kung saan mas tataas ang presyo ng kuryente sa mas matagal na panahon. Ayon po sa pagtutos ng Meralco na sinangayunan po ng Regulatory Operation Office ng ERC, ang pagpayag po sa petisyon ng SMC at Meralco aabot lang sa pagtaas ng magkano yan? 6 pesos and 691 centavos kilowatt per hour ang kuryente kumpara sa 7.989 kilowatt hour kung kumuhaan ang Meralco sa ibang supplier sakaling mapilitan ang SMC na i-terminate ang kasunduan dahil patuloy po ang pagkalugi nito. Samantala, aabot po sa 8.94 pesos o centavos kilowatt hour ang kuryente kung kukuha ng supply ang Meralco sa Wholesale Electricity Spot Market o yung dinatawag nating WESM. At sinabi po ng Meralco sa pag-aaral nito na malinaw na ang SMC ang may pinakamababang presyo kahit na ibigay pa ng ERC ang temporary increase na hinihingi nito. Gayunpaman, ay nagbigay na po ng katiyakan ng SMC Global na gagawin nila ang lahat ng makakaya upang di maapektuhan ang supply ng kuryente ng Meralco. At tiniyak rin ng kumpanya, patuloy rin nitong susuportahan ang pagbangon ng ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng mga power assets nila habang patuloy ang investments nito sa mas malinis na enerhiya o ang tinatawag nating clean energy. Kaya matatandaan ninyo na nagpahayag na po yung SMC na hindi na po nila itutuloy yung pagpapagawa sa ng clean coal power plants na mas na mayroong kapasidad na 1500 megawatts. At sinabi rin po ng SMC na naitayo na sa 31 na BESS o yung battery energy supply storage facilities na kabuang kapasidad na 1000 megawatts ang mga BESS na ito na siyang aagapay po sa mga solar plants ng sa 10 lugar dito po sa Islas de Pilipinas. 52 minutos! Balita! 52 minutos na po, senyora, makalipas ang alas 6 ng umaga.
Samantala, posibleng mawalan ng Otra Bats. Naku, ano ba naman ito? Mawawalan po ng Otra Bats sa mahigit 23,000 Pilipino. Ha? Kung tuluyang ipasasara po ang Philippine Offshore Gaming Operations o yung POGO dito sa Islas de Pilipinas. Ito po ang ipinahayag ng Association of Service Providers and POGO's representative na Sen. Michael Danganan at Attorney Paul Bongko. Bongko, matapos pong umarap sa publiko sa gitna ng panawagang itigil na yung operasyon ng mga ito. Ayon kay Danganan, dapat munang timbangin ng pamahalaan ang malaking kontribusyon ng POGO sa ekonomiya at epekto nito sa mga Pilipino at bago nadesisyonan kung mananatili o ipasasara po ang operasyon nito. At nagsisilbihan niyang ally in nation building ang POGO dahil po sa milyon-milyong pisong kontribusyon nito sa ating bansa. Samantala, unfair parang po kay Bongko ang nais ng pamahalaan dahil hindi niya tamang sisihin yung buong industriya dahil lamang sa ilang illegal na aktibidad. Matatandang noong September, sinabi ni House Ways and Means Committee Chairman Joey Salceda na ang pagbabawal sa mga POGO ay magtutulak sa kanilang imbestigahang mabuti ang gawain nito. Kaya hindi yung maganda na isuspindi po ito, senyora, sapagkat iba po kasi yung list na mga offshore gaming operators. Iba po yung mga sinispindi. Ilan lang ba yung sinispindi na yan? Pero napakadami po yung mga approve, 34 ang na magbibigay ng Otra Bats sa lahat ng mga Pilipino na wala pong Otra Bats. Ang dami nating walang trabaho ngayon. Katapos tatanggalin nyo itong mga approve naman. Ang maliban po sa hindi inaprubahan. Yung mga hindi inaprubahan, talagang sila po yung mga, ika nga ay mga hindi yung karapat dapat. Mga ano siya ito? Ito eh. Mga unlisted. Mga hindi dapat po talagang aprubahan. Maliban po sa mga legal. May mga legal naman po. Yung mga legal, bakit hindi natin ituloy? At yung illegal, yun ang aalisin natin. 54 minutos makalipas ang 6 ng umaga. Senyor Balita! Matala, meron tayo munang report. Magbumula sa ating Ronda Patrol. Ronda Provincia. May report si Ronald Domingo, Governor Manotok, laking pasasalamat sa DOH sa patuloy na pagsasagawa ng pagbabakuna ng anti-COVID sa Ilocos Norte. Ang detalye ay atin ni Ronald Domingo. Lakay, buenos dias! Nagpapasalamat si Governor Macho Marcos Manotok sa Department of Health o DOH, lalong-lalo na kay DOH Regional Director Dr. Paula Sidjongko ng Region 1 sa pagsimulan ng DOH sa pinaslakas campaign vaccination rollout, Bakunahang Bayan National Vaccination Day dito sa Ilocos Norte. Maliban sa DOH, ipinarating din ng gobernador ang kanyang lubos na pasasalamat sa mga tumulong sa pagbakuna sa covered court ng Ilocos Norte, Cards, Arts and Trade or INCAT sa lungsod ng Lawag. Kasabay nito, hindi kayat niya ulit ang mamamayan na magpabakuna, lalong-lalo na yung mga may comorbidities at ang mga senior citizen. Ipinagmalaki ng opisyal na tapos na siya sa dalawang booster ng bakuna dahil naniwala siya na epektibo ito at malaga sa proteksyon ng bawat isa. Mula dito sa Ilocos Norte, ito si Patrol Ronald Aydon Domingo, nag-uulat pa simpilang may tutong lakas, PWIZ. Balita. Maraming salamat, Ronald Domingo, ng ating patrol, Ronda Patrol. Diyan po, direktamente sa Ilocos Norte, nagatid sa ating orasan. 56 minutos na po, makalipas ang 6 ng umaga. Talagang sumapit na tayo talaga sa holiday o yung traditional na bear month natin. Bakit? Bakit? Naglipa na po yung mga batang kalye. Nakita mo na ba, Engineer Benner? Naglipa na po yung ating mga batang kalye ngayon at medyo mas nadarama na po yung marami po nakikita natin. Ha? Ngayon sumapit na po itong traditional na Berman, dumami na po yung mga batang kalye. Karamihan po sa kanila ay mga batang badyaw na sumasampa po sa mga jeepney at nag-aabot ng mga sobre, di ba? Sa mga pasahero. At nagkalat po yung mga bata sa maraming lugar sa Metro Manila at tila hindi ito napapansin ng local government units. Ilang taon na ang nakakaraan, ito yung mga batang kalye na rin ang nambibiktima ng motorista, kung natatanda ninyo, di ba? Sa Guadalupe, Makati, inaabangan po ng mga batang hamog yung pagbubukas ng bintana ng mga pasaherong nakasakay sa taxi, saka aagawin yung hawak na cellphone, wallet, at iba pang gamit sa loob. Sana po yung mga batang kalye naman ang harapin ngayon ng DSWD natin, ha?
Pero kaso, nung nakarang buwan eh, di ba nagsagawa na po ng paglilinis sa lansangan ng ating DSWD sa mga batang namamanimos po dyan sa kalye? Eh, hinuli po yung mga batang pulubi at maski yung mga matatandang namamanimos, iglap na nawawala po yung mga batang sumasampa sa mga jeepney at nag-aabot sa mga pasahero ng mga tinatawag na mga sobre. Yung ibang bata naman, kakatukin po yung mga bintana ng kotse at manghihingi po ng limos. Ang iba naman, pupunasan yung salamin ng kotse at saka ilalahad po yung mga kamay kung ano-ano po yung ginagawa ng mga batang pulubi para makahingi ng limos sa mga motorista. E medyo saglit lang po nawala yung mga batang namamalimos at ngayon, nagsibali ka na naman ang sa kanina sa mga karsada po yan. Ha? At karaniwan, yung mga batang badyaw, inuulit po namin ang namamalimos po sa kalye at naglalambitin sa jeepney. Lubang delikado po sapagat maaari silang mahulog o kaya ay masagasaan. Kasalanan pa ng driver yan, ng jeepney, kapag nangyari ito. Ang driver pa ang makukulong at magdurusa, senyora. Nako, hindi lamang ang mga batang pulubi ang namamunaklak po sa kalsada, kundi pati na rin po yung mga tinatawag na batang hamog. Inuulit po namin na nambibiktima ng mga truck driver dyan po sa Road 10, Tondo. Marami pong batang hamog ang umakyat sa mga truck at ninanakawan ang mga gamit at iba pang mga pakikinabangan. At kinukulimbat po yung mga battery, ha? Mga toolbox at iba pang gamit. Walang kamalay-malay po yung truck driver na nalilimos na ang kanyang gamit. Kaya medyo tinatawagan po natin ng DSWD. Nararapat po na magsagawa talaga tayo ng paspusang paghuli sa mga batang pulubi at ganoon din sa mga batang hamog. Baka humakapanayam natin bukas ang DSWD ulit at marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsisikap pa rin, senyora. Alam po namin yung ating mga taga DSWD gumagawa ng kanilang magagawa para po maibsan itong problema na ito na naglipa ng mga batang kalye sa gitna ng kalye. At with that, si Señor Pacheco, sumapit na po tayo sa dagdang oras ng ating pansamantalang pag-iwalay ngayong araw na ito ng Martes. Pero bago niyan, isa muna ang napakahalagang mensahe mula po sa aming chairman ng Aliw Broadcasting Corporation. When we pray, God hears more than we say, answers more than we asked, and gives more than we imagine in His own time and way. He always sees what we do and what we need. Think good. Think God. Thank God. Please stay safe. God bless you. From our chairman, Aliw Broadcasting Corporation, Mr. Edgar Cabang. Maraming salamat, chairman. With that, si Señor Ray Pacheco, minsan pag nagsasabi, hasta mañana! Señor Balita! Señor Balita! 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 Balita!